Good day, everyone. Today, I am going to show you a very quick and very easy on how to program a universal wireless transmitter using a 433 megahertz remote control. A very short tips and explanation lang guys about this device. Actually, marami ang pwede natin paggamitan nito. Like for example, sa electronic lock sa doors or magnetic lock ng doors, or pwede rin sa e-bike mo, or pwede rin sa motorcycle, or pwede rin sa gate barrier, or kahit lights sa bahay mo, pwede mo i-remote. So yun lang naman guys, ang few examples na pwedeng paggamitan itong universal wireless transmitter using a 433 megahertz remote control. So this time, we are using a single channel transmitter. But two pieces of this ang gagamitin natin para sa video natin ngayon. And for these two transmitter, we are also using a 2433 megahertz remote for these two transmitter. And so para sa dalawang remote natin guys, bawat button i-assign natin sa magkakaibang characteristic. Like for example, sa A natin is push on then release off. Then sa button B naman natin is push on then push off. Now umpisa natin sa button A. Gamitin natin itong transmitter 1 para sa button A at yung isa naman is para sa button B. Pero bawat transmitter, gamit tayo ng dalawang remote para sa button A. Ang isang remote is para sa backup natin. So this time, lagyan natin siya ng supply. Makita natin dito sa likod guys, may negative V at positive V. Yan na yung magiging input supply natin, 12 volts. So 12 volts ang kailangan yung power supply dito guys para ma-power up ito. So for this video, gagamit tayo ng pinch power supply para ma-power up natin ang board na ito. So i-adjust lang natin into 12 volts at i-attach na natin yung supply nito. So plus B is positive and negative B is for negative supply. So attach natin 12 volt supply. So ayan, wala kayong makikita ang ilaw dyan guys. Saka na yan iilaw pag naka-program na siya. Pero sa ngayon, po-program pa natin for button A. So for button A, one click lang. One click. Ayan, ilaw na. So long press A. So ayan na. Press on, release off. So yan ang magiging program ng button A natin. So gawin naman natin sa pangalawang remote natin, yung backup natin. So one click lang for this button A. So one click for programming button. Click, yan. Then long press A, then release. Yan. So press on, release off. So yan lang guys, yung program ng button A natin. Then i-program naman natin yung pangalawang transmitter natin for button B. So negative terminal and this will be our positive terminal. So this time guys, double click naman yung programming button para sa button B sa remote natin. So two clicks, 1, 2, then long press B, then release. Yan. So ayan na, one click on, then stay, then one click off. Yun ang para sa B button. So program natin yung pangalawa. So two clicks sa programming button, 1, 2, then long press B, then press release. Yan. So ayan na, one click on, then one click off. So button B natin. Yan. So check natin yung button A. So may existing na program. So paano natin i-erase? So click 3 times sa programming button, 1, 2, 3. So ganyan yung pag-erase guys. Click, then i-click natin tong isang A. So tingnan natin kung anong result. Ayan. So na-erase na yung sa button A natin. Pero dito sa una is wala. So kailangan focus tayo sa isang remote guys, 1, 2, 3. Then click natin yung A button, then click release. Ayan. So ayan, wala na. Dito sa kabila, wala na rin. So ganyan lang pag-erase. So this transmitter is for only button B.
So next, check naman natin ulit yung isang transmitter natin. So dapat itong transmitter na to is para sa button A lang. So dapat walang B dito. So test natin. Button B. A, okay. So dapat walang B. So ayan, mayroong B. So paano i-erase? So click thrice dito sa programming button. 1, 2, 3. Then long press B. So ayan, remove na, wala na. See? So try natin to sa pangalawang remote. Yeah. So ayan, meron din. So remove natin. 1, 2, 3. And long press B. Release. Ayan. So try, wala na. So para sa A lang ang transmitter na ito. So ayan, super easy lang guys kung paano i-program ang single channel na transmitter. So ngayon, nilagyan ko ng wirings. Pinagsabay ko yung dalawa guys. Ang setup na ito is parallel. So here is negative, 2 negative terminals, and positive, 4, 2 positive terminal to other transmitter. So pag supplyan ko ito, dapat magkasabay sila, may supply ang dalawa. So dito is negative. Ayan. So dito natin malaman kung nasaan ba ang transmitter ng A at saka transmitter ng B. So once i-click natin itong remote, mag-iilaw yan. So click A. So ayan, A, click. B is click on, then click off. So ayan na. So tapos na ang programming natin for our universal remote. So ganito lang guys pag-program ng universal remote, at pwede na natin itong gamitin sa kahit anong device. Okay? So ayan, negative to negative. So itong terminal na ito guys, itong terminal na ito is para sa switching na. Dito natin ilagay yung wire na gusto nating i-switch on off. So may dalawang relay dito, at ito yung mga terminals niya. Normally closed, normally open, at may common. So paano gamitin yan? So check natin for our next video. So ito na yung finished product natin. So sana is may natutunan tayo again sa panibagong video natin ito, new discovery. At sana nagustuhan niyo ang video ito, at maraming salamat.